game na to. Okay, nasa kabilang linya natin si Lem de la Cruz. Hello, Lem. Hello. Alright, si Lem de la Cruz, sino yung mga kasama nyo dito? Si Charena Scala po. Siya po yung naging director namin sa pelikulang ito. Okay. Okay na to. Tapos si Jamar Phil, isa pong sound scorer. Tapos, yun po, si Daniel Cañada. Siya po yung nagtulak sa amin dun para makuhaan namin yung issue sa Homonhon. Oh, ano yung title ng docu ninyo? In Homonhon, yung local language siya ng mga waray doon. Tapos, pero mas pinamagatan namin siyang no trespassing kasi yun yung parang pinakang issue doon. Kasi parang yung mga Chinese mining company doon, parang nilagyan talaga nila ng no trespassing sign yung mga lupa ng mga magsasaka doon na may karapatan pa yung mga magsasaka ng pakinabangan yung lupa na public land. Public land pa yung mga lupa doon. So, may mga stewardship certificate sila. Ah, talaga? So, gano'n yung katagal to ginawa? Itong pelikula? Spend kami ng mga 15 days. 15 days? 15 days kami nag-stay sa lugar. Tapos, binuo namin yung docu. Mga dalawang buwan namin ni Raymond at kami. Mm-mm. Daniel na buuhin yung video, pinag-usapan kung paano yung konsepto, yung ano yung sequence. Oo. Pero teka, explain mo muna sa amin, ano muna itong Homonhon? Ito ay isang language, ganun ba? O lugar? Ito ay isang isla. Na isla, diba? Oo. 1,500 hectares siya. So, okay. Historical island siya. Sa ano nga, sa history nila. Oo. Yung si Magellan, ay yun yung first landfall niya. Okay. Tapos, dun daw unang... Ito ay public land, bale. Public land siya yung... So, land. Paano sa inyo nakaabot itong ganitong klaseng sitwasyon? Paano nyo, paano nyo na-scoop itong... Dahil sa... May kaibigan ba kayo na nakatira doon? Daniel Cañada, siya yung naging tao doon ng isang NGO, Human Rights Advocate. Ah, okay. TFD, yung task detainees. Na siya yung naging staff doon, naging organizer, nag-explain, nagkaroon ng mga serye ng pagtalakayan tungkol sa rights, kung ano bang karapatan nila doon. Kasi, yun nga, public land, so nagkaroon ng mga serye ng pag-uusap. Okay. So yun, hanggang sa naisipan ni Daniel na kontakin kami dito, si Charena at si Raymond na kung pwede. Para i-chronicle na yung nangyayari doon. Kailan pa daw nag-start yung pag-fence ng lugar? Matagal na ba yun? Meron ng naunang mining firm na nagmimina doon pero na-cancel, expired na yung kanilang kontrata. So ngayon, biglang inokupahan ng Chinese mining company na Peng Cheng. Okay. Ito siya sa pinakamalaking mining company sa China. So ngayon, as of na wala pa silang lisensya o kontrata na mag-operate doon. Pero ngayon, nag-ooperate na sila. So, yun yung pinaglalaban na sana. Huwag matigil na dahil naapektuhan yung kanilang tubig o yung karagatan. Pumupula yung karagatan nila. Ay, maganda yan. Bakit kailangan maging concern ang bawat mamayan dito sa documentaryon yung ito? Yun ang panawagan namin. So, marami kaming seri pang ginawa dito, yung katulong yung mga taga-isla na nakatira dito sa Maynila. Ano ba yung mga naging effects ng mining na yon na dun sa area? Pumula yung karagatan, ganyan? Yung kanilang tubig na iniinom mismo, pag nag-ooperate o pag umuulan, kasi natural yung dami ng tubig na iniinom nila. So, pagka may mga operations yung minahan, mapula yung tubig nilang iniinom. As yung mga pag tinitail na siya, may mga mine tailings na dumidiretso sa dagat, nandun yung pumupula rin yung dagat. At syempre, patay ang kabuhayan, no? Apektado yung mga isda. At syempre, kabuhayan ng mga nakatira doon. Okay, lahat ito yung mapapanood dun sa documentary? Nandun lahat ito sa documentary film na ginawa namin. So, ipapalabas nyo ba ito publicly? Sa ngayon, publicly sa Magnet, sa Katipunan. Kailan? Sa October 4. Ito na yung next week na yun, diba? PM, opo. Ito yung ano. Tapos may mga series na may marami pang susunod na
palabas namin to sa public. Basta kailangan lang po namin magparami ng kopya.